Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karding kaninang alas 8 ng gabi. Ang pinsalang idinulot nito na silayan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa siya ng aerial inspection sa mga apektadong lugar. Saksi, si Oscar Oida. Mula sa himpapawid, tanaw ang lawak ng pinsalang idinulot ng Super Typhoon Karding. Nagmistulang ilog ng putik ang mga palayan sa ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. May mga nasira ring bahay at istruktura at mga nagtumba ang puno. Bago ang aerial inspection na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, natanong niya ang pag-asa sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. We went from signal number 2 to signal number 5 in a period of like 3 hours, 4 hours. Is that going to be the, you know, is that the trend? Yan ba, yan na yung climate change? Yes, Mr. President, I think we can say that that is the effect of climate. Wala naman tayong ganyan noon eh. Exactly. Matagal na tayo nagbabantay ng bagyo. Oh well, okay, so that's something that we have to deal with. Gayunman, ikinatuwa ng Pangulo ang naging paghahanda ng mga LGU sa Bagyong Karding. The LGUs did a good job na explaining the, you know, explaining what the situation was, what needs to be done. If we can do preemptive evacuations, that makes a big difference. No? So maganda yan. I'm happy that we were able to do it as early as we could. We really need to have an evacuation center in every municipality, lalo na po yung mga typhoon at flooded, flood-prone area. Kasi sir, pag maganda ng panahon, may araw nandoon pa rin po yung mga evacuees dahil nasira ang bahay nila. Yung mga estudyante, magsisiksikan sa ibang classroom. Iniutos naman ng Pangulo sa DSWD na pag-aralan ang tungkol dito. Ayon sa NDRRMC, mahigit 78,000 individual ang inilikas bago pa tumama ang bagyo. 5 naman ang naiulat na nasawi. Ang pinakanapinsala naman daw, base sa aerial inspection, ay ang agrikultura. In terms of infra, medyo okay. No? But yung agriculture, yun talaga ang medyo tinamaan. A total value loss of 141.38 million pesos. Wala naman daw na paulat na water interruption, pero marami ang nawalan ng kuryente. As of 7 o'clock this morning, the main NGCP lines in the areas affected show that the entire province of Nueva Ecija and Aurora are without power. Binabantayan din ng Department of Health ang supply ng kuryente dahil kailangan ito sa storage ng COVID vaccines. Hindi naman apektado ang linya ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.